Okay, good evening po sa mga viewers natin ngayon. And tonight, our topic is Spell Love, a short course in time management. Pasensya po pala at may nangyaring technical problem po. Normal po yan. At saka ano, kailangan po talaga, nangyayari talaga yung mga ganyan na may mga technical problem. Tapos, ano lang, sorry lang po sa mga ganun kasi wala tayong control doon. Sa mga events sa buhay natin, wala tayong control. Kundi, paano tayo mag-re-respond kung sakaling may mga problema na darating. So, by the way po, ako po si Christian Vin Bantayanon, part po sa founder po ng Lifelong Learning Services. Okay, here we go again. Yung Lifelong Learning Services po, yung vision po niya by 2022 produces 1 million lifelong learners around the world. Tapos, mission po niya, teach people to be at their best. Yung philosophy, learning is lifetime. Okay, so before we will start, mag-invite ako sa inyo sa this coming Saturday at 8 o'clock to 9 p.m. yung webinar natin, 3 C's for a More Successful You. Ano siya, registration fee, regular is 500 po. Yung makapag-register po hanggang, ano, extend po natin hanggang September 4, 2020. Ano, 200 pesos po. Tapos, yung regular is 500 pesos. So, ano po bang matutunan natin with the investment fee na binabayad po ninyo? Una po, matutunan po natin yung ano, paano po mag-develop ng competence. Tapos, pangalawa about paano tayo makapag-save ng money. May mga tips na po tayong naibigay dati about how to save money. Tapos, yung pangatlo, ano, yung how to develop your character po. So, with that webinar, hopefully po, kung successful na po kayo ngayon, mas magiging successful pa po kayo. So, let's start now po sa ating topic for today, for our presentation. Ito po yung, ano, Spell Love, a short course in time management. So, ano, last time, bago, di ba may problema tayo, may technical difficulties, tapos tinanong ko po kayo kung ano po yung bagay na hindi nyo kayang ihinto or you cannot stop it. Yeah, ito na yon, yung time. Hindi natin pwedeng hinto ang oras. So, okay. So, medyo ano siya, yung title natin, Spell Love. Kasi may ano niyan. Ano bang spelling ng love? Okay, pwede ba natin may mga ano ba tayo? Mga viewers, tingnan natin. Paki-sulat ng ano ang spelling ng love sa comments kung yung mga viewers tayo. Ilan bang viewers meron? Meron bang viewers tayo ngayon? Okay, ano bang spelling ng love? Okay, so, hindi ko makita saan babanda dito makita yung mga viewers natin. Okay, so post lang kayo ng sa comment, yung spelling ng love. Oh, may one viewer pala tayo dito pala makita. Oh, one viewer po tayo ngayon. So, okay lang, regular natin gawin ito every 9 o'clock po every night. Medyo ano siya natin, mga 9 to 9.30, yun. So, medyo hindi natin din pahabain kasi ano, yung oras po ninyo ay mahalaga. So, yung learning naman na makukuha nyo dito pag manood kayo is ano, mahalaga din. So, okay, so, what's the spelling of love? Walang nag-i-input kasi one viewer pa lang tayo sa live ngayon. Marami pang hindi nakalam na meron tayong ganito FB Live. So, sana inform your friends and families na every day, kung gusto nilang matuto libre, punta lang dito sa Facebook Live natin at makapag
tingin or makapag-discuss. It's my pleasure na next time magkaroon tayo ng FB Live, may mga mag ano dito ka-comment at saka may mga palaro tayo, yung mga Q&A. So, sige, let's start na sa ating presentation. So, okay, so yung tanong ko kanina, spell love. So, ano ba ang love? So, ano siya? Yung love is, saan na ba yung presentation? Wait a minute. Kaping mainit. Okay. It's the presentation. Okay, here we are. So, yung love, yung spelling ng love is, ano, hindi L-O-V-E. Inispell yan na, ano, T-I-M-E. Bakit? Love, love and time, may ano siya, may relationship yung love at saka time. Kasi pag hindi natin magbigyan ng oras, mawawala ang love. Ibig sabihin, pag may oras ka sa ano, sa isang bagay, yun, doon yung love mo. Pag may oras ka sa ano, let's say for example, sa family mo, doon sa family ang love mo. Kung may love ka sa passion mo, yun, bibigyan mo siya ng oras. Yun, yun. Okay, so it's a short course in time management. So, isa din ito sa mga topics na possible na magkakaroon tayo ng seminar. So, ako nag-invest din ako ng mga books paano matuto about time management kasi ano, medyo problemado ako about time management noon. Ngayon, nagkaano pa din, may problem pa din, pero at least may improvement siya. So, let's start! Okay, oh, yun yung ano natin, yung ating ano seminar ngayong webinar pala ngayong Saturday. So, parang ano na ako, natatakot ako. Pero may ano na si ano Papa Z, salamat Papa Z, ano, parang sasali siya at saka ano, yung mga other friends ko diyan sa CIT. Hello sa inyo. Sana sasali kayo. Okay, so okay, let's start. So, what you will learn? So, matutunan natin dito yung ano, definition ng time management. Tapos, the importance of time management. At saka itong last, itong time audit. Okay, so, let's start. Time management. So, time management is a misnomer. So, misnomer. Ang ibig sabihin ng misnomer ay ano, yung kanyang name, hindi siya ano sa definition niya. Like for example natin no, we say power supply. Ano kasi ano, power supply is ano, hindi natin pwedeng sabihin na it supplies power to the computer kasi ano siya, yung nagsusupply po ng power natin ay yung Samsung. Okay, yung Samsung yung nagsusupply ng power natin. So, ano ba yung power supply? Yung power supply, definition ng power supply is, ano, it converts AC, yung 220 volts natin, into DC, to direct current voltage, para doon sa ating mga electronic devices. So, yun. So, yung example po naman ng hindi misnomer, like yung, ano, yung voltage regulator. Yung voltage regulator talaga, nagre-regulate talaga siya ng voltage. So, ang correct definition po ng time management is life management. Bakit? Kasi hindi lang oras yung ano, hindi lang oras yung ibibigay mo pag mag-schedule ka. Let's say, for mag-schedule ka, bigyan mo yan ng ano, sino yung who, sino yung ilagay mo na tao, sino yung gagawa, sino yung responsible, sino yung accountable, sino yung i-inform, at saka yung ano, RASI. Consulted. Okay, mayroon RASI model. So, ano siya? So, pag, let's say, at saka magbigay ka din ano, ng budget, ng pera, resources, pera, at saka mga other things, equipment, yun. Kailangan lagyan mo ng mga ibang bagay, hindi lang talaga oras. Okay, so, medyo ano, ito din yung parang plano ko na magiging niche noon kasi lahat ng tao may time. Tayo may time, no? Ito yung pwede natin, hindi natin pwedeng ibalik, no? Hindi natin pwedeng ibalik pag ano, pag tapos na siya, tapos na talaga. So, okay, so next would be importance po ng time. So, yung oras po talaga ay mahalaga. So, like for example, by watching this ano, this video, ano, may natutunan po kayong bago, tapos yung mga natutunan ninyo, pag ma-apply nyo yan, ma-i-improve siya.
So, ma-improve ang buhay ninyo. Tapos, i-share nyo sa iba, ma-improve din ang buhay nila. So, iba-iba po ang yung paggamit natin ng oras. So, dapat may ano dyan, may rule dyan na ano, yung sinasabing 80-20 rule. So, gagawin mo yung ano, 20% of your time, gagawa ng 80% ng output mo. Yun yung tinatawag lang Pareto principle. So, like for example ngayon, yung ginagawa natin na every 9 p.m. na makapagbigay po tayo ng important information po sa inyo. Ano siya, I think it's not a waste of time. Aside po dito, later on, explain ko po din po sa inyo, may ano ako, hiling po sa inyo na i-like at i-subscribe po yung my YouTube channel po tayo. So, ang ginagawa ko, nag-Facebook live ako, tapos yung output ko din na video, pwede ko siyang magamit dun sa YouTube channel ko. So, sa YouTube channel, magkakaano yon, pag maraming tao ang tumingin at mayroong marami ding subscribers, magkaka-income siya, potential income. So, I do what I love sharing information. Dati ko na itong na-feel noon pa, gusto kong mag-share ng information na natutunan ko. In fact, nag-i-implement ako dun sa mga natutunan ko at minsan palpak. So, okay lang yun kasi ano pa siya, yung level of learning kasi ano siya, hindi siya diretso. Tapos, ito, next issue, yung rich people use time better than poor people. So, yung mga mayayaman, mas maganda sila ng oras nila kaysa mga mahihirap. Pero there's nothing wrong with kung hindi po tayo rich or poor po tayo, pero pwede yan ma-improve. Siguro kung maniniwala ka na poor ka, tapos or maniniwala ka na rich ka, nasa iyo yan. Kasi definition po, minabasa po ako na yung rich people po, matatawag ka lang na rich pag nag-income ka ng 1 million a day. So, may matatawag ka daw na yun na rich. So, respect lang. Mas maganda kasi din pag may tayo, may pera. Tapos, hindi po, mali po yung idea po na sabi natin na yung mga mayayaman, mga masasama. Kasi, yung idea na yun, nakukuha natin yan sa pagtingin sa TV. So, isa din yung sa akin, influence po ako sa pagpapanood ng TV. Kasi noon sa bata pa, palagi akong nanonood ng TV. TV pag umaga, tapos tanghali, tapos pati sa gabi. So, maraming oras na ibinigay sa panonood ng TV. May mga makukuha naman tayo na magandang information po sa TV. Pero, most likely, napoprogram po na may mga mali po na information na napapasok, napoprogram po yung mind natin. Kaya, nagiging, yung time, hindi natin masyadong nagamit. Tapos, kasi ako nang galing din po kami, hindi po kami masyadong mahirap. Pero hindi po kami mayaman, nung bata pa ako. So, yung TV, parang libangan din siya. So, tulad din siya ngayon, yung mga bata ngayon, yung may YouTube, may internet, nakakaano din time. At nakaka-influence din sa mga bata. Kaya yung mga bata natin, magaling talaga sa English, at saka ngunit may din yun, may bad effects din. Hindi natin mabigyan ng time yung personal time talaga sa bata. So, control lang siguro, yun yung dapat natin gawin. Bigyan din natin ng time. Ako, nafe-feel ko yung kulang ng time ng yung parents. Hindi, particularly yung father ko kasi yung mga mother ko nasa bahay, tapos yung father ko yung naghanap ng pera. Usually yun sa Philippine setting, usually yung lalaki yung naghanap ng trabaho, tapos yung babae nasa bahay. Wala namang masama dun sa setup na yun para sa akin. You have to remember po no na yung sinasabi ko na all ideas are correct.
correct naman po din yun. Kasi may mga nakikita ako na family na ganun yung setup. Tapos, nagiging maganda yung resulta ng kanilang mga anak. Compared po dun sa, let's say, may maraming pera pero yung mga bata hindi nabigyan ng time. So, pwede natin bigyan lang ng gadget para magkaroon ng time. Pati din kami nakagawa din ng mali na yon. Binilan din namin ng cellphone yung bata kasi siya. Yung ginagawa yon sa para sa paglalaro naman ng chess ng sa bata ko. So it's a matter of balance po sa paggamit ng time. Pero most likely mga yaman nag-iisip sila ng mga negosyo. So negosyo na makakatulong sa mga tao. Kung pwede tayo lahat magdinegosyo, hanapan natin yung ating mga potential, yung mga potential natin. Dapat meron tayong confidence. So, paano yun malilift up? So, malilift up din yun sa pamamagitan po ng pakikinig po sa mga success stories ng mga tao. Hopefully po, magiging successful po. Kaya alam ko, lahat ng tao pwedeng magiging successful. Ang kailangan lang po, mayroon tayong necessary information kung paano po siya gawin. Kahit po hindi tayo nag-aral ng formal education, pwede siyang maging mangyari. Marami pong storya sa buhay. Ganyan. Okay, so yun. So, kailangan talaga alamin natin ano yung gusto natin sa buhay. Tapos bigyan natin siya ng oras. Kasi pag maganda ang paggamit natin ng oras, binigyan tayo ng 24 hours, di ba? 24 hours in a day. 24 hours ba? So, 24 hours a day. Let's say, 8 hours a day natulog. So, ilang oras? Meron kang 16 hours na bakante. Let's say, nagtrabaho ka for 8 hours. Let's say, nag-work ka ng 8 hours. So, ilan yon? 8 plus 8 equals 16. So, ilan pa? Mayroon ka pang 8 oras. Let's say, for example, yung doon sa 8 oras. 2 oras doon, ginugol mo sa pagkain. 2 hours pagkain. Okay, so may ka pa, 6 na oras. So, let's say, 2 hours, anong ginawa mo sa extra 6 hours mo? Okay, so yung mga oras na yan, kung ginugol mo sa pag-develop ng skill mo, pwedeng mangyari yan. Pero, as what I've told you, kung kung wala kang confidence or hindi mo alam, syempre, hindi mo malaman kung Dapat malaman mo kung yung posibleng potential mo. So, sa seminar natin this coming Saturday, actually kung hindi kayo makasali sa Saturday kasi wala kayong time, every Saturday na po 'yun gagawin. So, we could have that time po para makasali. Sabi nga nila, kung gusto, may paraan, kung ayaw, sabi mo maraming dahilan, no? Hindi, may kami ginawang bagong saying, quotation, kung gusto, may paraan, kung ayaw, mas maraming paraan. Mas maraming paraan kung ayaw. Kasi ginagawa yung tinitwist yung yung saying na yun kasi okay naman mag-say no, 'di ba? Yesterday, sabi natin, pwede naman mag-say no. Kailangan yung mga rich people, they say no to other opportunities. Focus lang sila sa isa. Tapos pag makuha na nila yung isa na goal, tapos yung next goal naman. So, do not worry po kahit anong sitwasyon po tayo sa buhay ngayon. Someday, somehow, parang kanta, no? Someday, somewhere. Okay, so yun? Yun yung palaging ginojoke ni na Vice doon sa yung sino magkanta ng somewhere. Okay, so yun. Dapat marunong po tayong gumamit sa oras natin. Okay, ito, importante ito na activity, yung time audit. So, ang gagawin po ninyo dito sa time audit, check po natin ang ginagawa natin. Let's say, for example, 8 p.m. to 4 a.m. sleep. So, ito yung sleeping, 8 to 12, sa schooling. Tapos, 12 to 1, magtanghalian. Tapos,
Tapos, tanong mo sa sarili, ano ba ang mga ginagawa ko na nagpo-produce ng income? So, nagpo-produce ng income or possible income. So, kasali din yung learning kasi hindi ka pwede maka-income ng malaki kung wala namang learning. Tapos, pag wala kang skill, no? Dapat may skill na ipapalit. Yung skill mo, yung binabayaran mo, like for example, sa akin, I do learn speaking aside sa ano, may mga investment ako, like for example, I took speaking skills training para mahasa yung speaking skills. So, may mga mali, pero that's the way. Sabi nga ni ano, mentor ko, my friend, mentor ko yan, Tracy, ano, practice lang ng ano, practice. Time will come, magiging magaling po kayo. Lahat po nagsisimula sa ano, sa simula. So a journey with a thousand miles begins with a single step. Ano 'yon ni Lao Tzu. So ano siya, 'yun, dapat gawin niyo 'to. Time audit kayo, tapos ano 'yun kung tama ba yung mga activities ninyo? Kung happy kayo sa ginagawa niyo at wala namang problema, kung happy kayo na ganyan ang sitwasyon niyo, di okay lang naman, hindi naman problema. Kasi ito lang no. Last Sunday, ano, maganda at nakasimba ako. Dapat sa mga plans din natin sa buhay, we have plans, we have goals. Dapat isali din natin po, whatever religion po meron tayo, may mga ano tayo sa ating Panginoon, ano siya, dapat bigyan natin ng time, ano yung gusto niya. Kasi yun yung pinaka-ultimate goal. Kasi may ano yan, kahit makuha mo yung lahat, fame, honor, money, power, tapos mawala naman yung ano mo, yung spirit mo, yung soul mo, ano siya. Baliwala naman yun. So, you have to protect your name. How to protect your name? You have to do not just the good, also the, ano, yung better or best natin. Kasi, ano, that's the way, tapos nagagawin yun hanggang sa ano, sa dulo ng buhay natin. Kung sakaling nagkamali naman tayo, tapos nakarinig kayo dito sa sinabi ko, yung mga mali ninyo, ano yun, tapos na yun. So, pwede yun aralan yun, huwag nyo nang gawin ulit. Kasi ano, lahat may bayad, may kabayaran yan. Pag gumawa po tayo ng mabuti, may mabuting ano, resulta. Pag gumawa din tayo ng hindi maganda, ano yung resulta? Hindi din maganda. So, importante po yung input pati para ano yung output. Tama yung output. Pero may bago akong natutunan din. Kailangan din natin, ano, kahit correct yung input, pag mali yung process, yung output, mali pa din yan. So, dapat tama yung input mo, tapos yung processing mo tama, magiging tama din yung result niya. So, napakahalaga talaga in itong time audit. So, I hope may natutunan po tayo ngayon about time management. Gusto sana natin mag Q&A. So, tingnan natin may questions ba sa comments. Wala tayong questions sa comments. So, thank you very much. Sa isang viewer natin. Sino ba to? Sino ang viewer? Sino po kayo? Para maano, paki-write po ng pangalan po nila sa comment box po. Okay. Saan na siya? May one viewer po tayo. Oh, may dalawang viewer tayo. So, kung may tanong po, lagay po natin sa chat box doon sa comment section. Tapos, ano, sasagot po natin ang
kung may mga tanong po tayo. Okay, about time. Okay, so wala pong tanong, so ibig sabihin yan, nakuha or hindi nakuha. Okay, dalawa lang yan kasi pag nakuha, posibleng magtanong din, no, kahit nakuha. Yung iba magtanong para may discussion. Okay, so maraming salamat sa pag sa inyong pag-sali sa FB Live or pagtingin sa video, no. So before we will end, I'm going to share ko po yung ano, yung ito na po. Okay, ito po yung YouTube channel ko. Okay. May request lang po ako sa inyo na ano siya, okay, your channel. Okay, ito po yung YouTube channel po natin. Dito po natin nilalagay yung mga videos na recordings from the very beginning po. Fourth day na po tayo. Okay, so may ano tayo, one subscriber pa lang. So ano ko na, kopyahin ko na itong link, lagay ko sa comment section para makaano kayo, makapag-subscribe. Kasi darating ang araw na ano, hindi kayo makawatch sa FB Live, tapos nandito lahat yon, na ang video na yon. So subscribe kayo. Okay, like, paste ko dito sa comment. Okay, ito yon. Okay, so please do subscribe po dyan sa channel. Clickable ba? Okay, clickable. So, ito yung YouTube channel ko na Sir Parts Online. So, yeah, ginagawa ko, nagagawa ko ng video sa video ng about lifelong learning. Tapos, lalagay ko doon sa ano, sa YouTube. So, I hope you subscribe and you watch the video po para ito po yung kahapon. Ito po yung kahapon na video. No, hindi pala ito kahapon. Ito, yung mga different traps at saka yung bayan muna. So, thank you po sa panunood po niyo sa ating YouTube, sa FB Live at saka sa YouTube po. So, remind ko po, tomorrow, since wala tayong Q&A, gusto ko talaga na at some point, magkakaroon po tayo ng Q&A. Kasi mas maganda po sa FB Live pag may Q&A. Okay, so, what happened? Yun, nagka-problem. Okay, pag magka-problema po kayo, wag po kayong magka-problema. Kasi, ang problema, may solution yan. Hindi nga ngayon, pero darating din araw. Ano siya, you have to believe, meron po tayong Panginoon na handang tumulong po sa atin. So, ito po, invite ko po kayo ulit sa ating webinar ngayong Saturday, September 5, 2020, 8 p.m. to 9 p.m. po. Yung registration, regular fee po, 500 pesos. Tapos, yung early bird registration po, September hanggang September 4 po, 200 pesos lang. So, thank you very much po for watching this video, this presentation, and also this video sa YouTube. Always po remember, learning is lifetime. Aral-aral po tayo kasi ano siya, lahat po tayo, hindi po alam natin lahat. So, I hope you enjoy, katulong tayo ngayon, and then please share this to your friends and your families para po ma-improve po lahat tayo. Pag ma-improve po tayo lahat, magtulungan po tayo, ano siya, kaya natin to. Okay, God bless us all and thank you for watching po this sa video po. Goodbye and God bless you po.